Gusto ko magpasalamat kay Mama sa buhay niya. Isa pa sa strong ng bahay na nakilala ko po sa buhay namin. And ayun, alam ko po nahihirapan na po si Mama sa sitwasyon ko na ako ngayon. Pero ayun, ikaw man po palagi nagsasabi kay Mama. Kaya sobra po rin na po rin kubos kay Mama. Alam ko po na nahihirapan siya ngayon, pero balang araw po. Alam ko po ba, akabawi po ako sa kanila sa pagkasama sa mga sacrifices po na ginawa nila sa amin ni Daddy. Kaya dahil sobrang thank you po, sobrang thankful po ako kay Mama sa mga sacrifices niya po sa aming pagkakapatid. Although, hindi niya po pinapakita sa amin na nahihirapan siya, pero bilang pangalay po, hirap po na makita yung nanay ko na iiyak sa gabi minsan. So, ayun po. I love you so much, Mama. Hindi ko magpupalagi na sabi. Pero ayun po. At sa mga nanay po na lang dito. Sa mga tumatay yung nanay po sa aming mga youth. Ayan. Thank you po sa buhay ninyo kasi ginagabayan niyo rin po kami. And ayan, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. And thankful po kami kasi binigay po kayo ni nanay sa amin. Mother's Day po kay Mama at sa mga nanay po na nandito sa church. Yun. Gusto ko po magpasalamat kay Mama kasi every time na nakakukuha ko ng mababa akong grade, hindi siya yung nagagalit sa akin. Sinasabi niya lang, may susunod pa, may babawi mo yan. Kaya yung salita niya yung kinikip ko para may bawi ko yung mga kulang ko na happy Mother's Day po muna sa lahat ng mga daddy na daddy ito. At ayun, happy Mother's Day din sa mga nanay na tunay yung ama din ng kanilang mga anak. Happy Mother's Day sa mga nanay na masipag, maganda, mabait, mapagbigay. Ayun, sobrang siguro, sobrang swerte ng mga anak na, ng mga anak nyo na talagang kasi yung mga nanay, ayan eh, talagang kahit hindi nila kayang ibigay, pipili din nilang maibigay kasi, yun, mahal tayo ng mga nanay natin. Alam po namin na yung mga promise of nyo, deserve nyo po yan kasi hindi lang po kayo inaw ng tahanan. Talagang po yung ginagawa nyo yung lahat, kahit pagod na kayo, kahit po hindi nyo kaya, kahit po masakit kayo, kahit hindi po kayo makatayo sa higaan, ayun. Talaga pong ginagawa niyo yung best niyo para sa mga anak niyo. And nakikita ko po yun kapag nakikita naman yun sa mga mata ng mga nanay natin kung gano'n nila kamahal yung mga anak. At yun, happy Mother's Day din kay Mama na sobrang yan yan mapagmahal sa aming mga magkakapatid. Kahit po marami kami magkakapatid, hindi niya po pinaramdam sa amin na may favorite siya. Kasi pare-parehas po kami mahihina at pare-parehas niya po kami binibigyan ng attention. Kaya sobrang thankful po ako kay Mama na palagi pong nasa likod namin. Ayun, papasalamat din ako kasi si Mama po, ayun siya po yung, kahit wala pa po yung graduation ko, nangilang na po ko kasi sobrang supportive po nila sa pag-aaral namin. Kahit hindi po kami makakuha ng taas na grades, kahit wala kaming honor, sobrang lagi silang supportive sa pag-aaral namin. At yun yung lagi nilang sinasabi sa amin na makatapos lang kayo. Nahayaan ko lang kayo kasi ngayon hindi pa natin kaya kasi wala pa kayong trabaho, hindi pa kayo sa sarili nyo. Lagi silang gano'n lang kayo si Mama. At alam ko lahat ng dalay ganoon din sa sila sa mga anak nila. Kaya hindi na po ako dahil kay Mama nag-iiyak dahil din po sa lahat ng nanay na sobrang mapagmahal po sa mga anak nila. At ayun, ngayong araw na po ito, hindi na po kayo ngayon dapat mag-enjoy, kundi araw-araw. At sobrang nakaka-bless po yung buhay niyo.
kasi ginawa po kayo ni Lord para po sa mga anak niya. Ayun, happy Mother's Day po. Sana i-enjoy niyo po yung araw na ito. At mahal na mahal po namin kayo ng malalay. Ganun din po kayo. Happy Mother's Day po sa mama ko. Nagpapasalamat po ako sa kanya sa pag-support sa akin sa lahat ng mga gusto at sa mga mga Happy Mother's Day po. Love you, Mom. Una-una
kay Mami. Happy Mother's Day ni sa lahat ng sacrifice mo sa amin, sa family natin. Kaya kahit wala na si Daddy, hindi ka pa rin napagod na hindi ka pa rin mapagod na ibuo yung family na nabuo natin. Ayun, kahit pasaway ka lately, mahal na mahal ka namin ni Daddy. Kahit date ka na na ulit, gabi-gabi, mahal na mahal ka namin ni Daddy. Ayan, so happy Mother's Day sa niya. At siyempre kay Lola, happy Mother's Day din na kahit happy Mother's Day sa'yo kasi napaka-strong mo. Ang dami din nangyari sa'yo. Ang dami kang problema ang inaasikaso ngayon. At sana matapos mo yun. Matapos natin ito ng sama-sama. Ayan. Happy Mother's Day sa inyo. Happy Mother's Day sa inyo. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay ko na nandito sa Thursday. Siyempre po sa mga nanay ko na sinuturo po. Also po, Happy Mother's Day po. Thankful po ako dyan sa pagiging madala po ni Mama. Na alam ko po itong taon ko po, mahirap po talaga. Lahat inis niyo po yung mga kabara po yung Salita ako.
Thursday po sa lahat ng mga nanay dito. Sana po mabuhay pa kayo ng matagal. Wala po po nang iwan ha. Sasama-sama po tayo ng matagal dito. Mabuhay pa po kayo ng matagal. Okay, sa nanay ko, pasensya na po kayo, pero siya lang po yung best na nanay para sa akin. Sampera po kayo lahat. So yan, nanay, happy Mother's Day. I love you. Sasama po. Yan. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Nasabi na po ni Kuya yung kailangan ko sabihin. So, kayo i-share na lang po ako na nabasa ko sa Facebook. So, sabi po doon, ang nanay ay alarm clock, washing machine, dishwasher, tagalinis ng bahay, at CCTV. No? May mga ano po tayo doon na yung mga nanay natin is maybe ganun, parang ganun yung ginagawa para sa buhay natin na alarm clock, talagang pag umaga kailangan mo nang gumising, gisingin ka, washing machine, ipaglalaba ka pagka wala ka ng masuot, dishwasher, talagang huhugasan yung pinggan eh, pagka yung ano, yung, di ba sisigawan pa kayo yan, na, yung pinggan dito naiipon na. Diba? Parang ano yan, parang lahat ng gawain sa bahay, talagang mga nanay natin ginagawa. Lalo pagka yung mga anak eh, katulad namin kuya, pag nasa bahay, talagang ano, patagalan kuminos. Yan. Maybe isa man dun sa mga yon eh, katangian talaga ng nanay natin, pero hindi talaga makawala yung pagiging CCTV nila. Kasi ang mga nanay natin ay kismosa po sila. Yan. Yeah. Happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay natin dito. Pero sabi nga ni Kuya, ang the best nanay po para sa amin ay nanay po namin. Yeah. Happy Mother's Day po ulit. And salamat po sa lahat. Alam ako na. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Siyempre, sa Mama Ho, sa Mama Rose, Mama Rosita. Ano siya? Kagaya na sinabi ni Reggie, nag-iisa lang yan si Mama sa akin. Hindi siya mapapalitan ng kahit sino talaga. Naalala ko nga yung sa message ko yung pati ng bata ko. Totoo nga po, di ba? So, parang simple lang, pero yung lalabas ka ng bahay, si Shep, ano siya binood ko mo, ano siya binood ko mo, pero ano. Kumbaga, kailangan, hindi po kanya nangihanda eh, sa buhay. Kada lalabas ka, sabihin, ingat ka, natanongin ano, so bumalik. Talagang minsan hindi naman sa nakakasama, di ba? Pero parang wala ka ng ano eh, privacy. Parang gusto niya malakas. Pero nandun kasi yung gusto niya na sa mabuting kalagayan tayo. So ganun si Mama sa akin. Hanggang ngayon, tinatanong niya kung kakain ako sa bahay, kapag lahat, siyempre lagi. Kasi kaya nga tinatanong ako ng mga trabaho. Nauwi ka, siyempre, sarap na doon ni Mama. Kahit sa mga nasa sa'yo, kung makakain mo, bahay nila. Hindi talaga. Pero hindi ko talaga tinitaken for granted na pinagluluto kami ni Mama. Talagang mas na-appreciate ko kahit sabi mo kapudens na yung bigit sa akin ni Mama. Parang iba yung sarap na mukha ko lang yung gumawa. Yung parang wala akong gagawin, maghihintay lang ako. Yung isa-serve, yung service ng isang nanay. Buong buhay mo yung mararanasan eh talaga. Kaya kailangan bilang anak. Salamat tayo. Kaya Ma, salamat sa lahat. Ano, pagmamahal mo sa akin yung ate, salamat sa akin. Iniintindi mo ko. At hindi ka nagsasama sa akin. Balang araw makakaawang tayo. Babawi ako sa lahat ng pagkagisyo mo sa akin. Alam ko ba, lumahal ka ni Papa. Kung kasama natin siya. Salamat pa rin kay Lord kasi nalito ka. Hindi, wala mo nang imanan hanggang sa 200 years old ka.
sama-sama tayo. So, yun. Salamat kay Lord sa buhay mo. Happy Mother's Day. Ayan. So, first is, ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na nandito po ngayon sa Grace Church. Lahat ng nanay po namin. Actually, lahat po kayo ay nagsilbing nanay namin. So, gusto ko din batiin si Nanay Flory kasi kanina habang kinukuha ko siya, ayaw niya sumama sa akin. So, share ko lang na ayaw niya sumama kasi wala pa daw siyang anak. Pero, gusto kong malaman niya na lahat po kami ngayon dito is anak mo po. So, ayun. So, kaya gusto namin lang na hindi man kami lumabas dyan sa sinatungkulan niyo po is anak niyo po kami dito at lahat po kami sinunurin po kayong nanay dito po sa Grace Church. Ayan. So, gusto ko rin batihan na si Nanay Winnie, si Ate, ng Happy Mother's Day. And love na love po namin kayo. So, ayan, lahat po na nandito. And mayroon po sa nag-iisang nanay ko na mahal namin magkakapatid. And gusto ko na, lagi ko mong sinasabi, not only every Mother's Day, but every day, lagi ko sinasabi sa kanya na a special mother always deserve a special gift. Kaya nga, every time na, hindi ko inaano yung mga ano, pero yun, share ko lang na every month, every payday talaga, hindi ko nakakalimutan na ibigay yung deserve ng nanay ko at yun yung the best para sa kanya. Hindi yung pera na binibigay natin bilang isang anak, kundi yung pagmamahal at yung naaalala natin sila. Though hindi na ako totally naka-stay sa bahay namin, pero still, hindi ko nakakalimutan na ibigay yung pagmamahal ngayon para sa nanay ko. At deserve niya po yun, lahat ng yun. At siya yung pinaka-special na nanay na meron ako dahil siya lang yung, kahit na may trabaho ako, she always asked me na, kumain ka na ba? May binalot ka ba? May pagkain ka ba? At kapag umuwi ako sa bahay, never niyang nakaligtaan na ipagluto ka agad ako. So, basta nandun ako sa bahay namin, pagluluto na niya agad ako. At iba yung sarap na nararamdaman ko kapag nandun ako. Dahil bukod sa pinaparamdam ko sa kanya na special ako. Na special siya, lagi niya din lagi din niyang pinaparamdam na sobrang special ko para sa kanya. At kami mga anak niya na hindi niya hinahayaan na mag-awat-awat na kami kahit na magkakalayo kami. Hindi niya hinahayaan na sa loob ng isang taon ay hindi kami magkaroon ng time na magkakasama at deserve po ng lahat ng magulang yan. At sana, ayan, ito pong ginawa namin ngayong Mother's Day. Sana naramdaman ninyo po kung gaano po ang special kayo bilang mga ina sa aming lahat. So, from you, Happy Mother's Day po. Ayan, so babati dito po yung mga tatay na sa ati dyan niya. Ako muna, unang tatay. Yung yung tatay. Dahil yun, Happy Mother's Day. Siyempre, iyak naman ako. Iyakin ko talaga ako. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay ng Grace Church. Ang mga kababayan po ay tinuturing po namin kayo mga nanay, mga tita. Kasi kayo po yung taga laging nagagalit sa amin. Kayo yung laging nangangaral sa amin. At tinatama niyo po yung mga landas namin. Kaya salamat po sa mga nanay ng Grace Church. Kaya sa inyo po lahat at sa mga absent. Ay sa mga absent. At sa aking dakilang nanay na napakaganda kahit 40 years old na po siya. Pero mukha lang po siyang 30. Salamat sa mga mo. Ayun, salamat sa pagmamahal sa akin kahit kung matanda na ako, kahit kung ganito na ako edad ko, kinagluluto pa rin niya ako, nilalaban pa rin ko niya yung brief ko. Kaya salamat sa inyo mga. At ayun, kahit nga may asawa na ako, syempre, sa message ko yung kasi, hindi ako napamahal kasi kahit yung asawa na ako, tumitira pa rin ako sa bahay. So, ayun, at alam mo naman mga ka, yung ATM ko, simula po nung nagtrabaho ako, ATM ko siya na po may hama. Kaya humihingi lang po ako ng pera sa kanya, pero kasi ganun po siya kahalaga para sa akin na literal na lahat po ng sahod ko, kaya po niyang gamitin. Kasi manual po si mama, kahit sobrang tamad kong anak, salamat mama kasi napakapagpasensya mo. Kinagluluto mo kami ng masarap na food at
yung sa video yung sa Jollibee, naalala ko ako, nung elementary ko ako, ano, sila mama si papa, nag-mission sila sa Sumalayo. So, ayun, tapos naiiwan kami sa school, sa habang school, tapos syempre yung mga bata, mga pastora, ginaasal kami. Ay, iliwan na kayo ng mga magpapa niyo. Wala na yun, hindi na yung babalik. Kami ni Dodo nga doon kami sa labas ng kalsada. Hinitay namin sila mama. Kasi syempre, nag-mission sila eh. Nag-share sila ng word nila. Tapos kapag dumadating sila mama, grabe yung saya namin ni Dodo nga. Na, ay, hindi, hindi talaga kami iiwan ni mama. Tapos ipaparamdam nila sa amin na sobrang mahalaga kami. At sobrang mahal naman nila kami kahit minsan. Nandun sila sa malayo kasi nga, nagbilindot sila sa Panginoon. Kaya saludo pa ako sa mga missionary at sa mga kababaihan, kalalakihan na pumunta po sa kung saan sa lugar para lang mag-share ng word ni Lord. At handa po silang iwan sa kiti mga anak nila, pero magiging matatag po yung mga anak nila. Maintindihan po ng mga anak nila na mas importante yung pagmamahal kay Lord. Kaya lalaki po yung anak nila na nagmamahal din sa ating Panginoon. Kaya kayo po mga magulang, iparamdam niyo po sa anak niyo na mahal niyo si Lord para po paglaki nila, lumaki po silang mabuting anak, hindi po silang mapapariwara, hindi po sila, ayun, magiging kagaya ko po sila na mabuting, ano, mabuting mamamayan. Nabilingkod sa Panginoon. At sa mga youth, salamat kasi nag-prepare kayo ng magandang service para sa ating mga nanay na may mga queens. Mga queens sila at may best mom sila. Kaya, ayun. Sa mga sumunod na tatay. Una muna, para makawin. Ano? Okay. Sa wife ko, sa this is my mga nanay. Happy Mother's Day. Love you. Ako lang talaga ang nasasaktan ng magulang ko. Tatay ko, nanay ko, halos pakailan din ako.
kasi ganun ako kasama. Pero sabi ko nga, nagtanaw ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ganun ba ako kasama? Hanggang sa naranasan ko yung halos mamatay na ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko pa naparamdam yung pagmamahal bilang isang anak sa magulang. Yung nanay ko kasi, hindi ko mas nasabing ano ako eh. Ano tawag doon yung mga nanay? Kasi balansin po siya eh. Ngayon ko lang ito naramdaman kasi napalayo kami. Pero noon pa talaga, kahit ngayon may asawa na ako, pamilya na ako, may dalawa na ako anak. Yung mama ko, talagang alam na misis ko yan. Si mama, kaya gawin yung lahat para sa akin. Unto nagpasalamat yung mama ko kasi dati akala nila ako wala ng pag-asa. Kasi ano kasi ako eh, mag-isyo ako, pasang-pasang pagulang. Ito, inaamin ko sa inyo. Yung tatay ko, napagtaka akong patayin yun. Ganun ako kasama. Yung nanay ko, ganun ako kasama. Pinahiya ako sa mga magulang, sa mga tita ko, sa mga tita ko, pinahiya ako yun. Habang nabibis ko si Rabi Basin, yung kasalanan, ako nasa isip ko yun eh. Bakit doon ang pamilya ko? Kasi sinumpa ako ng lola ko. Yung mother ng mama ko. Yung lola ko kasi, buti ko nang pinarayon. Ganun ako kasama. Nag-50-50 yung lola ko dahil sa akin. Dinala ako sa bukid kasama ko yung lola ko dahil hindi ako pwede kasama yung mga kapatid ko, ganito-ganyan. Hindi pwede. Kaya yung lola ko ang nag-ano sa akin sa bukid. Ang amin na lola ko. Nung time na yun, medyo nagkaroon ako ng ano sa lola ko. Kaya yun nga, naisip ko talaga na ano yun talaga siya. Kaya yun sa mga lola dito talaga, sorry sa inyong lahat. Ako, ipag-sorry ko na rin din dahil nagawa ko sa lola ko. Sorry. Yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung time po na nakakilala ako, although sa aming kapatid, ako lang po yung nakakilala sa Panginoon na tulad nito. Dahil ang akala ko nung time na yun na demonyo ako, ito nung ngayon, nakakilala sa Panginoon, hanggang na nga yung mother ko. Tumagtuwa yung magulang po sa akin kasi ang laki ng pagbabago na nangyari, na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Alam ng business ko yan eh. Lahat. Kasi, dati nung bago pa lang kami ng business ko, lahat, wala akong kinasal kami, wala akong pinitawang piso, ito, ganyan. Sa magpala at magulang ko yan. Ng mother ko. Kumbaga, dumating sa point na natuwa ako sa Panginoon kasi akala ko noon hindi ako gusto nung mga magulang ko, nung mother ko. Pero nung time na nakilala ko sa Panginoon, halos lahat ng pagod na sa akin, pinagsisilosa na ako ng mga kapatid ko. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa mama ko talaga. At sa mga nanay ko na mga nandito, maraming salamat po sa inyo. Isa rin po, kasi sa akin, pagkawas na sa isang church, may mga nanay, pinatuloy ko rin po sila talagang nanay. Kasi talaga humihingi talaga ako ng tawad sa mga nanay talaga dahil sa ginawa ko noong kabataan ko. Kaya yung mga kabataan talaga, mahalin niyo po yung mga magulang niyo. Kasi tama nga yun, nasa Biblia naman, kailangan mo sundin yung mga magulang.
Yun po. At kaya naman, sa misis ko naman, bilang nanay. Makulit kami yan, pero consider mo ka yan, hindi yan. Hindi, I love you sa asawa ko. Kaya muna. Yun po, maraming ko sa asawa ko. Pag manus nito kasi, sa amin, pag manus nito, walang ganito ka na eh. Walang iyakan na matindi. But, maraming salamat sa asawa ko eh. Ayan, kahit na masungit ako, eh, kasi makakamas siya ako, mabilog. Pero yung misis ko talaga ng chance nga talaga sa amin. Kaya mahal na mahal ko yan. Kahit yung nga, sinasabi ni Brother Pasir kanina, nagkakasakit na. Yung asawa ko talaga, minsan nakakaranas talaga na nagkakasakit talaga yan dahil sa ano ba yung pagkatrabaho sa loob ng bahay. Sobrang sipag kasi niyan eh. Sa bahay. Ano tawag mo nga dyan? Johnny Press nga tawag mo dyan eh. Sabi mo, ba't tiga na lang ngayon mga pre magkatulong? Napakasipag po eh. Hindi, nung pa naman talaga sabi ko nga sa kanya, hindi kita pagkatrabahuhin. Ako amang papakahirap kung sinasabay ko naman yun. Ako magpaparan, hirap man, sakit na ganito ganyan, kung ang makaranasan ko, talagang hindi ko talaga siya pinagtatrabaho. Dati kasi nung bago kami, nagtatrabaho yan, kasi sabi ko kung stop ka na. Ako nang pahala. Kaya yun, maraming salamat sa misis ko. I love you. Ruben, I love you 1,000, 1 million. May sinabi ko sa kanya, I love you 1 million na kanya. Kaya po maraming salamat po. Parang napahaba po ata ako. How are you? Happy Mother's Day. Mother's Day sa inyo lahat. Next month, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. No? Sa mga nanay ko dito, lahat naman kayo. Tinutuloy kong nanay. So yun, muna. Mother's Day, nanay. Ano ko diyan na nun? Mamaya na ito mabatiin. Ayan, so binabati ko yung aking... Ayan, binabati ko. Kasi... Mapapaluwa yung balas kami. No? Binabati ko siya ito rin kasi naging silbi siyang nanay sa mga anak ko pag wala ako din ng trabaho. Hindi mo niya anak niya, mahala sa akin. Anak ko! Kahit dati naman siya ito, yung budget. Mahala sa akin ko, once na may inutos ako sa akin. Siya talaga lang namin sa bahay kasi yun na, siya ate di sa amin mga kapatid, siya hindi nang pagtapos. Kumbaga, yan, maaga sa kanya eh, na naging black sheep siya sa bahay namin. So sa lugar sa pamilya namin, ako yung black sheep. Kumbaga, tinutuwek talaga ng sumpa. Kasi tatay ko, bata pa lang yan, namalayas na kung saan siya nagpupunta. Tignan mo yung dito na, may mga tama na lang sa ito ng bakal. Malamit mo yan. Ano yan? Kasi nga, siya yung pinakapasaway sa amin. So, sabi niya po, nalaga pa lang, no? Sabihin niya, masabihin mo lang yung kwento mo. Sabihin niya pa naman, ha? Yung teacher niya, na wala na siya nanay, patay na tao. Eh, pinatawag kita ang tayo, wala! Uy, ko pa yan! Ganun po ang tindihan natin ko na yan. So, pasaway po ako. Mas pasaway yan. So, yan, talaga, siya yung hindi nakapagtapos sa amin. So, lahat naman mo may nakapagtapos. Pero siya yung naging runner namin, naging, eh, sa lahat. Siya, pag wala si nanay, siya nagpapatulong sa amin. So, talaga nag-aalaga doon pa raw na dalaga pa siya. At nagkakaroon siya, ayun, siya na rin yung tumutulong na kami sa kanya kasi kami niya may trabaho. Eh, ngayon, na nasa akin na si ate. Kasi, nung nasa church ako sa Dabotas, kasama ko rin yun. So, hanggang lumipat ako, dahil din na kapag-play nila rin naman siya, di ba, dante, na kwento ko na sa inyo yung buhay niya. Kaya sila mo ako sa dito. So, yan, parang salamat. Yan, kasi yung, sa asawa ko, yan, mama, yan, thank you sa pagsasakripisyo sa akin, kasi, yun nga, kagaya na yung sinabi ni Father Albert, hindi kita kaya patigil sa pagkatrabaho. Kasi mo naging sahod mo. Hindi mo nga yan. So, yun. Masasabi ko lang na ano kong gawin. Gawin ang ginawa natin tante na naging maganda yung pagsasama natin. At yun nga, papasalamat din ako sa tatay ko kasi
nakita ko sa tatay ko kung paano alagaan. Alam, hindi naman ganun kagaya nung nanak, ginagawa ko sa asawa ko. Pero kung titignan niya po, no, kung ano yung nakikita ng bata sa kanyang mga magulang, actually po kahit ilang halim na taon na po kami susama ni misis, pero never ko siya masakta. Dahil ko sa inyo, pinagmamalay ko, never po kami nag-away ng hapasan, ng patuan. 2 days lang, 1 day, okay na po kami. So, Baba, salamat. Happy Mother's Day. Salamat sa pagbibigay sa akin na napakagat ng anak. Love you. Tapos pala, panalo na ako eh. Pagpamedyo. Meron. Alamay, di ba? Close up mo! Sino si Adel na? So, yan. Baba, salamat ako sa Panginoon dahil sabi ko nga sa iyo, ikaw ang regalo ng Diyos sa amin, sa akin, dahil na hindi ko madamot pagdating sa family ko. Same way. Ganun din, no? So, yun lang po. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day sa lahat. Sa nanay ko, I love you. So yan, bago po tayo magtapos, sige tayo, punta mo yung puli tayo lahat. Yan, pag-pray po natin yung mga ating mga nanay. Yan sa, iyan po natin sila. Sige po. Mga yun, tulog na ba kayo? Sige, pag-pray po natin yung mga nanay natin, iyan po natin sila. Personal prayer po, pray po. Sige po, tayo pinto na langit. O dalilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigyan mo sa buhay namin, Panginoon. Na magkaroon po kami ng nanay, Panginoon Diyos, na bisigay, maging mga nanay, Panginoon, sa aming simbahan. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa kanila ng lakas, na patuloy, Panginoon, na pinagkakaloob nyo. Salamat naman dahil hindi sila lang nagsasawa na ibigay yung pagmamahal na ang gaya ng pagmamahal na binibigay mo sa aming Panginoon. Kaya nang sinabi ko na rin kanina, yung pagmamahal nyo at pagmamahal ng isang ina, Panginoon. Pangalawa po yung pagmamahal ng isang ina sa kanilang mga anak, Panginoon. Kung paano, kung gaano ka sarap, Panginoon, na pakiramdam na pinagmamahal mo sa aming Panginoon na ang gaya ng mga nanay, Panginoon Diyos, na hindi kami iwan. Hindi kami mahihirapan, Panginoon, magayon po ng mga sinabi ng mga kabataan kung paano sila pagluto, paglaba, pagplansya, paghugas ng pigna, ng lahat ng sakripisyo, pag-isig sa umagang salamat, Panginoon Diyos, sa biyayang pinagkalab Diyos. Binigay nyo kami ng nanay na maaasahan namin at matutulungan kami, Panginoon, sa hirap at ginawa. Salamat, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, pagpalaan niyo po ang mga nanay ng Grace Church. Kayo po, Panginoon Diyos, sa mabuti sa buhay nila. Patuloy, Panginoon, na itayo sila sa anumang karamdaman. Patuloy, Panginoon, na pagpalaan niyo ang buhay nila. Ibigay niyo, Panginoon, ang kanilang mga nangis, Panginoon, dahil nasa Biblia naman po, hindi ka nagpapabaya sa inyong mga tao, Panginoon Diyos. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hindi po, Lord God, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, pagkabat. Ilan sa kanila, Panginoon, nakalalas ka po ng mga high blood, count, anything, Panginoon Diyos, nagiging sagaba, nagiging apektado na po ang kanilang health, Panginoon Diyos. Masakit niyo po ito sa inyong pangalan, Panginoon Diyos. Ipuhin niyo po lang yung mapagpahalang kamay, Panginoon. Pigyan niyo po sila ng napakahabang buhay, Panginoon, dahil nagiging na po namin, Panginoon, kung gaano po sila kabuti sa mga. Muli, Panginoon Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa buhay ng aming mga nanay, maging ang mga nanay po ng aming simbahan, Panginoon Diyos. Nawa, Lord God, patuloy niyo po sila, Panginoon, bigyan ng pag-ibig. At nawa, Lord, umiingi na kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan sa kanila. Patuloy, Panginoon Diyos, na maging patata, at inyosan ito ang masama ng mga nanay ng aming church. Muli, kami po yung nagpapasalamat sa mag-ibig sa pangalan ng Jesus, at po aming sabang dalangin. Amen.